Kumusta po sa inyo na mga sumusubaybay at tumatangkilik sa channel na to? At kung kayo po ay first timer, I hope itong aking vlog ay makatulong sa inyo. Kayo po ay may matutunan at kung kayo po magustuhan, I hope you will consider subscribing and click the notification bell para pag may bago po tayong upload regarding po sa mga PIR updates and tutorial, kayo po ay ma-inform at makapanood po kayo nito. Okay? So, for today's vlog, ang akin lang pong tatalakayin is to about team validity. Okay? So, kayo pong inilabas sa BIR update ngayong May 19, 2023. And it is about the Revenue Memorandum 58-2023. Ito po yun. At ang subject matter niya is TIN card and BIR form 2303 or ito yung certificate of registration, issuances, and validity. Okay, so let's move on. Ang akin pong nabasa o pagkakaintindi about sa memorandum na to is yung TIN card na luma, ito po yung yellowish, at saka ito pong bago nilang TIN card na kulay green na, ay wala pong expiration. So, alin naman po sa dalawa yun ang hawak mo, ay wala pong expiration yan. Lifetime TIN card mo yan. Kasi yung TIN mo is your lifetime TIN na talaga. Okay, so, ito pong yellow na TIN card, which is the old one, ay hindi po yan nag-expire. So, hindi mo kinakailangan papalitan yan nitong kulay green. Kasi valid naman siya nitong green na ID. Okay? So, kung ang hawak ko naman na ay itong green na TIN card, okay lang din naman yan. Kasi, yan na talaga yung bago ngayon na format nila. So, kasi valid din siya nitong yellow at wala na po yung expiration as per memorandum na na-mention. Okay, so, halimbawa, ikaw ay yung lumang card ang gamit mo at gusto mong mag-appeal nitong bago, ay hindi ho pwede. Hindi ho inaalaw na ng BIR yun. Inaalaw na lang nila under certain circumstances. And one is, kung halimbawa po, na-lost yung luma mong TIN card. So, mag-request ka ng panibago, ang ibibigay na nila, i-issue na nila itong kulay green. Okay, pero kailangan, pag na-lost, kailangan mag-secure ng affidavit of loss. Pagbabay ka ng 100 pesos, no more, no less than 100 pesos, plus replacement fee. Okay, so kailangan, personally, ikaw yung mag-apply nito. Okay, another circumstances na pwede mong papalitan yung old ID mo is kung saan bawa sa isang babae, nag-asawa na siya from single to married status, so mapapalitan na yung apelido niya. So, yun po, na-allow po yun ng BIR na palitan mo yung lumamong TIN card. And another reason na pwede mo rin papalitan yung TIN card mo is kung nagkaroon ng changes po sa iyong address. Okay, so siguro ito baka hingyan ka nila ng proof of new residences mo. New residence mo, okay? Pero as per citizens charter, I don't know kung kasama pa talaga yun. But there is a possibility na hiyan nila kayo kasi change of address nga po. So, kailangan mo pakita ng proof or kung may ID ka na gamit mo na yung address na bago na yun na gusto mong ipalagay din ito sa TIN ID mo. So, maybe no need for a barangay certification. Okay? So, kung sakali man po na hindi naman na-lost yung ID mo, wala namang changes, pero mo nasira siya at hindi na siya kapakipakinaba o may consider na valid ID dahil na-damage niya, pwede mo itong papalitan. So, all you have to do is surrender the damaged ID para hindi ka nahingyan ng affidavit. And then, pero may bayad pa rin na 100 pesos na replacement fee. Okay? So, yun lang po yung memorandum na ito about sa TIN validity.
Anyway, you can download this memorandum kung gusto mo magkaroon ng printout dito po sa website ng BIR. Okay, hanapin nyo lang po yung BIR issuances o pumunta po kayo doon sa Revenue Memorandum Circular number 58-2023. But anyway, ilalagay ko na lang sa description below yung direct link para hindi na kayo mahirapan na maghanap. Okay, so pahabol lang sa pagkuha pala ng TIN ID, medyo nagipit ngayon, kailangan po personal. Kung hindi ikaw mismo makakapunta, kailangan may valid reason bakit hindi ikaw yung makakapunta at kung sino po yung inauthorize mo, kailangan mong execute ng SPA at kung anong relationship mo dun sa taong inauthorize mo, as much as possible, dapat ka mag-anak mo, kapamilya mo. Kasi baka ma-question pa yung i-authorize mo. Kapag hindi ka related sa kanya, either up to the third degree of consanguinity or affinity, baka ma-question pa yun ng BIR. Kasi yung ID, napaka-important yan. It triggers your identity, baka magamit yung kung saan. Okay, so kung ikaw naman personal, just bring one by one ID picture mo na latest as much as possible. At kailangan nyo na ipipaste mo doon sa harap mismo ng BIR officer na nag-issue ng PIN card mo. Okay? So, meron pa akong pahabol na vlog about this memorandum that will tackle about the certificate of registration naman. So, i-separate ko lang yun dahil dito lang po yung sa PIN ID. Okay? So, that's all. Kung meron po kayong question, just comment down below. And thank you for listening. Kindly like, share, and sa mga hindi po nakasubscribe, kindly subscribe na rin po kung sa tingin niyo po ito ay makakatulong sa inyo. Okay, so until here, thank you and God bless.